Ito halo-halo lang to. Ito bale 1 cup of flour, bread flour. So sa grams 280 'yon. Then sugar naman, yung granulated, pwede naman yung tawag nito, wash. Kahit alin, kahit ano, sa granulated. Half cup of sugar is 50 grams. So 50 grams naman 'yon. Then yeast 2 teaspoon. So nasa 6 grams naman 'yon. Then milk powder 1/4 cup. So nasa 30 grams naman 'yon. And then yung liquid naman is 115 grams water, is nasa half cup. Half cup yun. And then, one piece ng egg. Then, soft butter, 28 grams. So, 2 tablespoon yun. 2 tablespoon. Yun lang. Yun lang yung ingredients niya. Yun lang, bali-balibag lang. Balibag-balibag haggis, and then kapag medyo napagod, pwede mo na siyang pagulong-gulungin. Tsaka pag medyo madikit pa siya, lalagyan mo lang siya ng oil para hindi ka masyado mahirapan mag-handle nung dough. Ayan, haggis-haggis lang. Hagis-hagis lang, hagis-hagis, balibag. Diyan mo ibuhos yung galit mo sa ex mo. Yan, pwede mo na siyang, pag napagod ka, pwede mo siyang pagulong-gulungin. Yan, sige, ibuhos mo yung galit mo dyan. Dyan sa doon mo ibuhos yung galit mo sa ex mo na iniwan ka. Alright, after 10 minutes, at sa wakas, after ng 10 taon na pagmamasa, paghahagis, pagbabalibag, after 10 minutes, pwede na, check natin. Ayan, pwede na. Okay na siya na, hindi na siya napupunit. Then, pwede na i-rest. Rest natin. Pwede na itong i-rest mga around 30 minutes. After 30 minutes, pwede na natin itong ihulma. O yung baston na tinatawag nila. Ibabaston natin to. Alright.